Hi guys! Welcome back sa ating channel. My name is Adelina. Yan, welcome sa aking garden na makalat. Di ba po tayo nakapag-ayos? Yan. Sa mga bago po sa aking channel, welcome po kayo. At kung hindi pa po kayo nakakasubscribe, yan, don't forget to subscribe. At saka pwede rin po nyong i-share at i-like. Tapos don't forget to click the bell button para po ma-notify po kayo kapag may bago tayong video. So ngayon po ang aking i-share ay tungkol sa ating Frolipica, Echeveria Frolipica, kung paano ko po siya alagaan. So napakadali lang po, at saka ang ganda po ni Frolipica. Ayan, wait lang po at i-share ko sa inyo guys. Yan guys, ito po yung ating Frolipica. Ayan, Echeveria Frolipica. So meron po tayong dalawang pot na inaalagaan dito kay Echeveria Frolipica. So si Echeveria Frolipica po ay napaka-cute dahil maliliit po siyang Echeveria. Ayan. At saka ang maganda dito kasi napakarami pa niyang tumubo dahil kumpul-kumpul po siya kung tumubo. At saka sa bawat dahon ay marami pong mag-anak. Makikita nyo dito na ang dami niya at saka kumpul-kumpul. Ayan o, napakadali rin po nitong paramihin. So ang ginagawa ko po ditong pag-aalaga kay Echeveria Frolipica ay dinidiligan ko lang po ito kapag dry na po yung kanyang soil. Yan ang importante po dito. Huwag po natin kakalimutan na kapag dry lang po yung soil saka po natin siya didiligan. Ayan. Tapos inilalagay ko po siya dito sa full sunlight, at mas gusto po ni Frolipica na full sunlight ang gusto niya kasi mas lalo po siyang gumaganda, katulad ng marami niyang mga dahon at marami niyang Echeveria na napakaganda po niya kasi talagang dikit-dikit siya at saka kumpul-kumpul. Ayan, mapupuno po siya dahil sa mga babies niya. At pwede rin po tayo magpropa ng baby. Ayan, yung mga offset niya. Tatanggalin lang po natin itong mga tumubo sa kanya. Pagkatapos, i-air dry lang po natin at ilagay natin sa bright shaded area. At saka kung nagkaroon na po siya ng na-air dry na po natin siya ng mga ilang araw, nakita po natin natuyo na yung dulo na pinagputulan natin, pwede na po natin siyang itanim at huwag po muna natin siyang didiligan kasi baka matunaw siya kung didiligan po natin siya kaagad. So huwag po muna natin siyang didiligan kapag itinanim natin sa soil. Tapos ilagay lang po muna ninyo sa bright shaded area, o huwag mo muna ninyong ida-direct sunlight. Kasi ako, yung idinadirect sunlight ko lang naman po, yung kapag nanggaling po siya sa benggit at wala pong uga, ay wala siyang lupa. Yun, dinadirect sunlight ko na ang isang araw. So ito po, makita nyo na marami pong mga dahon dito. Dahil yan po yung mga natanggal nung naglilinis ako, nasagi ko. Inilagay ko lang po dito, nagulat ako na nakita ko, meron na po siyang mga babies. Ang bilis po niyang tumubo. Ayan, makikita po ninyo dito kung pansin na po ninyo, kasi sobra pong liit eh, meron na pong baby dito sa dahon niya. Ayan o, may mga baby na pong maliliit na tumubo dito. Napakabilis pong tumubo ng kanyang leaves. Ayan, dito po o. O, kung pansin na po ba kaya. Ayan. So ito, napansin ko dito, mas mabilis pa siya. Ang dati, nabibilisan lang po akong tumubo yung ano, yung mga dahon ay sa crested. Dahil napansin ko doon, mabilis tumubo yung crested ko kapag nagpropa po ako galing sa leaves. Pero ito, mas mabilis kasi parang wala pang isang linggo na ipinatong ko to dito, nagkaroon na po siya kaagad ng babies. Ayan o. Diyan ko lang po nilagay kasi nga po nagkatanggal-tanggal siya. Pwede rin po ninyong ipropa ito sa naka-separate, yung kung meron kayong pot na walang laman. So ito lang po ang ilagay ninyo lahat. So ito kasi nilagay ko lang dyan, hindi ko naman itinapon, basta pinatong ko. Ayan, nagkaroon na po siya ng baby. Napakadali pong paramihin ni Frolipica. Tapos ito pang kanyang ano, mga offset. Ayan. So kukuha po tayo ng mga leaves dun sa ilalim para mas maganda. Pero kasi ito nagkatanggal-tanggal na nasasagi ko. Kaya ayan, dito po nang galing yan o, mga natanggal dito. Ayan. Oh. Kaya po ipinatong ko lang dyan. Sayang naman po, kahit maliliit siya, ay dahil maliliit naman pala talaga yung kanyang mga dahon. Mahilig po tayo sa mga cute na mga ano, succulent. Ayan.
Kasi ang ganda niyang tingnan, pero mahilig din po tayo sa malalaki naman. 'Di ba? Mas magandang tingnan yung malalaki din katulad ni Dugong at saka ni Fred Ibe. So, ayan. Mas maganda po talaga siya sa full sunlight, kaya sinasuggest ko po kung mag-aalaga po kayo nito, mas gusto po ni Frolipika na nasa full sunlight. Ayan, kasi po, alam nyo po, gumaganda kayong kanya mga dahon kapag naka-full sunlight siya. Ayan, nung nakaraang linggo po, super pula ng kanyang mga leaves. Ang gaganda po ng mga dahon niya. Ngayon po kasi hindi masyado dahil nung mga nakaraang araw po ay makulimlim dito sa garden ko at saka umulan-ulan. Kaya hindi siya nag-fade yung color niya kasi siyempre pag ganun po yung panahon, bumabalik po siya sa kulay green. Pero kung tuloy-tuloy po ang sunlight, ayan, maganda po yung kulay niya. Hindi ko po kasi agad na video ha, ng maganda ang kulay niya para nakita po ninyo. Pero ganito po siya kapag nag-fade ang color, ganito na yung kulay niya. Pero meron pa naman po siyang kunting ano, may kunti pa namang kulay yung kanyang dahon. Ayan. Kaya nakukyutan talaga akong mag-alaga nitong Frolipika dahil napakaganda po niya at saka kumpul-kumpul talaga yung dami niya. So ito ang ginawa ko dito, guys. Nabili ko po ito kasi ng naka-polybag. So, mayroon pa po siyang lupa. Ang ginawa ko po dito, nitry ko pong itanim na kasama yung lupa niya. So, hindi natin inalis yung dati niyang lupa. Ay, tinanim ko yan dyan. Tapos, so, hindi naman mapupuno yung dati niyang soil dito sa loob ng pot. So, nilagyan ko po siya ng ipa na may kasama ding lupa. So, yun lang po yung kanyang soil. Wala po akong nilagay na mga parang may kunti pong labarak na maliliit. So, kasi wala na ako masyadong available na ganun. So, may kunti lang siyang labarak na konti. Tapos yung dati niyang lupa, hindi ko po inalis. At saka ito po, malaki po yung butas niya. Ito namang nasa kaliwa ko, marami pong butas. So, ang gusto rin nito, fast draining soil. At saka, ayaw po niya nang na-stuck yung kanyang ugat sa tubig. Kaya, kailangan po na dry lang lagi yung kanyang soil. At kapag na dry naman po, wag po natin kalimutan na wag siyang diligan. Ayan. So, at mai-enjoy pa po natin mas lalo si Frolipika kapag po namulaklak siya. Kasi alam niyo po kung bakit, dahil ang bulaklak po niya ay kulay yellow at bell. Yung bell ang itsura tapos kulay yellow. So maganda po, mai-enjoy po natin siya kasi yung kulay ni Frolipika, halimbawa nandito po tayo sa full sunlight, kasi yung color ng kanya mga leaves nagpipinkish yan yung mga dulo niya. Kasi yung maganda dati yung kulay niya nagpipink lahat ng mga dahon niya sa dulo. Pagkatapos magkakaroon siya ng kulay yellow na dahon. Ang ganda po. May enjoy po natin talaga yun kapag namulaklak si Frolipika. Sana nga po ay magkaroon siya ng flowers sa akin. Ayan o. So, ang ganda po talaga. At saka, pwede tayong magparami sa pamamagitan ng dahon, ng baby niya, at saka ng seed kapag nagkaroon ng seed. So, try din natin kung magkaroon ng seed ito, kung mabuhay po natin, mapatubo natin. So, tingnan nyo po, napakaganda niyang tingnan dahil punong-puno po siya. So, bala ko po itong ilipat sa mas malaking pot para mas maganda lalo silang tingnan at mas mabilis yan dumami. So, try po natin. Kapag mayroon na po tayong bagong pot, itatanim po natin sa mas malaking pot ito. Ayan. So, yan. Ganun lang po yung pag-aalaga niya. Napakadali lang po. Kung wala naman po kayong masyadong init sa inyong bahay o sa inyong lugar, basta ilagay lang po ninyo sa doon sa maliwanag na lugar po, sa labas ng bahay ninyo, kung maliwanag naman po, doon na lang po natin siya ilagay. Tapos kung lagyan po natin ng grow light o ilaw o kahit ano po. Basta gusto po niya na nasa maliwanag siya. Ayan. Kaya madali lang po siyang alagaan. Pwede rin po siguro to sa mga bago pa lang na nag-garden o nag-aalaga ng mga halaman. Kasi simple lang po siyang alagaan. Didiligan lang naman natin kapag nag-dry na yung soil niya. Tapos yung soil niya, sinubukan kong ganito lang. Titingnan po natin kung tatagal siya, kasi kung hindi naman po, pwede naman po natin siyang ilipat, kasi ganoon naman po ako, nagtatry po ako muna, tapos kung hindi naman siya okay doon, nililipat ko po sa ibang soil, kasi ang soil naman natin parehas effective, 30% na lupa, 70% na labarak.
O kaya minsan naman equal po ang dami ng aking labarak, lupa o ipa, sama-sama po sila at saka kunting buhangin. Ayan. So yan, maganda po talagang mag-collect ng Frolipica. Gustong-gusto ko na nga pong magkaroon to ng flowers. Ayan. So ang soil, nasabi ko na po ano, yan. So ganyan lang po ang ating pag-aalaga kay Frolipica. Sana ma-enjoy natin kapag nagkaroon siya ng bulaklak. So ipukos muna natin si Frolipica nang nakaside kasi kanina nasa ibabaw lang lahat ng ating focus sa kanya. Wait lang po. So ayan po. Napakaganda po siya. Napakaganda po nila noong nakaraang linggo. Na super ganda talaga ng kulay niya na mamula-mula po yung kanyang mga dahon. Hindi ko po talaga kaagad na i-video para ma-share sa inyo. Ayan o. Kaya na gustong-gusto ko siya kasi yung ganyan po siya kumpul-kumpul. Kahit maliliit lang. Ayan. Guys, nung pinatong ko po pala yung dahon niya, baka maitanong po ninyo, yung dahon niya nung ipinatong ko yan, nakalagay kasi ito sa direct sunlight, itong aking mga Frolipica, naka full sunlight. So ipinatong ko din lang po siya doon na naka full sunlight doon. Hindi ko siya inilagay sa bright shaded area, basta doon lang po siya pagkatanggal niya, pinatong ko na. So basta kung magtatanim po kayo ng bago, sa ano na lang po ninyo ilagay, sa bright shaded area muna. Ayan. So mag-ano po tayo, mag-shout out muna tayo sa ating mga ano, mga ibang subscribers. So ayan, nagpayong lang po ako dito kasi mainit eh, para makapag-vlog tayo at saka makalat pa po yung ating garden. Hello po kay Marcelina Antonio, ayan. At saka kay Catalina Almonte, kay Juliet Orsos, Teresa Makaraig, at saka kay Lynn Gasa Cruz Abela, Jean Melin Crisolo Bancod, at saka kay Matthew Fringy M. Ramos, kay Lerma Crossim Flores, Rosalina Biwa Paltaw, sorry po, Rosalina, ay, Course Miguel Aguirre, kay Meli David or David, Jued Baoyon, Vivian Selmo, Alona Gutierrez, ayan. Tsaka, meron pa po. Nagawa na po tayo ng listahan kasi baka makalimutan po natin. Ayan, kay, hello kay Emeline Jimena, or Jimena, kapatid po ito ni Sis Gina Pascual, ayan. Kay Patria Zelda, Marilo de Ramos, El Maaliling, Mami Carms ng Mindanao, always watching daw. Thank you so much po. Ayan. Biwali at saka kay Marilyn Soriente, always watching din. Thank you po. Lagi daw siyang nanonood sa atin si Smarge. Thank you so much po, Marilyn Soriente. Love ninyo kami ni Sis Marge. Ayan, love ko rin si Sis Marge. Ayan, tsaka si Sis Tess. Annalyn Mina, Rinalyn Gines Perez ng Pangasinan. Lian Jetro Melendres ng Kalaukan. Ayan, hello po. Thank you so much po sa suporta. Ayan, at saka si Cristita Lapara ng Pasay City. Josephine Baoyon. Jane De La Rosa ng Batangas City. Hello po, Jane De La Rosa. Ayan po ay bagong subscribers natin. Thank you so much po sa pag-subscribe at saka kay Paulo Sasu ng Zamboanga City. At hello sa may mga YouTube channel na si Jensed Perhes Zelda, Rinita Topaz at Ebianco, Mira Pierre TV at saka kay Mel TV Official na sister ni Sis Gina Pascual. Ayan. At saka kay Sis Gina Pascual din, hello po. At saka kay Bards Interno, thank you so much po kay Bards. Hello Bards Interno, thank you so much sa pag-invite nyo sa amin tatlo nila, Sis Marge at saka Sis Tess. Super nag-enjoy po kami kahit po palpak yung mga answer ko kasi hindi tayo nakapag-concentrate, panay antayo natin kasi nga
ano, may inaayos pa kasi ako masyado, kasi akong busy, hindi ko masyadong na ano, na prepare ng maayos yung ano, nagahol tayo sa oras. Pasensya na po, ayan. At saka belated happy birthday po, ayan, kay ano yon, kay Bards Interno, kay Justin, ayan. At saka hello na rin po kay Daddy Joe Stories. At saka syempre sa aking mga love na sisters, ang aking love sisters na sis Gina Pascual at saka si sis Marge Santillan at saka si sis Tess de la Cruz. Ayan, mga love na love ko yung mga yan, mga aking mga sis. Ayan. Thank you so much po sa inyong pagsama sa aking mga pag-aalaga kay Prolipica. At sana po, lagi po kayong sumubaybay sa ating channel at yung atin pong ano, IG, paki ano po, paki follow at saka yung atin pong FB page sa ayan, sa lahat po ng mga nag-subscribe saka nag-like ng aking FB page, nag-follow ng aking IG. So guys, meron po tayong pag-giveaway na Jealousy. Hanapin po ninyo yung ating post sa FB page na Jealousy. Ayan po, yung Jealousy po ay nakatanim po sa ating Taklobo or Shell. So, mababasa naman po ninyo doon kung gusto po ninyong sumali. Ayan. Sali po kayo at para po sa inyo yan. Yan. At kailangan po, meron po tayong FB para po meron po kayong comment kasi doon po natin kukunin yung name ninyo sa ating FB. Ayan. Parang ang sakit ng liig ko. Nakatingala yata ako. Pasensya na po. Ayan. So, mag-comment po kayo doon at saka mag-like para makuha natin yung ating name at ang end po ng pagsali ninyo ay sa April 10. So close na po tayo ng April 10 kaya malayo-layo pa naman po kasi magtatanim pa po tayo ng mga Jealousy kasi nga sa ngayon busy pa po tayo. So hindi ko pa na-start magtanim ng mga Jealousy. So madali lang naman po yon. Tapos sasamahan ko na rin po ng mga baby cactus kasi na ayos po ako dito, napansin ko. Super dami ko na palang mga baby cactus. So ibibigyan ko rin po kayo ng baby cactus at saka sasamahan pa po natin ng iba nating mga plants na meron dito kasi nung naipon-ipon ko na po yung aking mga cactus. Aba, marami na rin po pala kasi siyempre ang tagal na rin po noon, last year pa yung aking mga cactus kasi hindi pa naman po tayo nakakabili ng bagong cactus dahil nung buhat nung before na mag-pandemic, hindi na po tayo nakakabili talaga ng cactus. Kasi, di ba po, lagi tayong bumibili ng ating mga succulent sa binggit kasi hindi na po tayo nakakagala. O kung makagala man tayo, syempre, kasama natin yung sister natin. Doon lang po tayo nakakalabas. At saka, hindi naman po tayo nakakabili ng mga cactus. So, yung mga cactus ko noon na matagal na po, ay masipag pong magkaroon ng mga baby. So, isishare ko po sa inyo yung mga ibang babies nila para po hindi lang Jealousy yung ibibigay ko sa inyo. Ayan. So, thank you so much po at huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe at mag-like ng ating FB page at saka yung ating IG po. Kahit di po ako madalas nakakapag-post, ay follow po ninyo ako. Ayan. Thank you so much po sa inyong lahat. Bye-bye at ingat po. Thank you.